Hello guys, welcome back to my channel. Pag-uusapan natin ngayon is about hydraulic system. So, ang hydraulic system ay ginagamit sa mga heavy duty lifting equipment, mga crane, at marami pang ginagamitan ng elevator at marami pang iba. So, ito may sample ako rito ng hydraulic system na diagram. Ito ay natin. Ito ay hydraulic circuit operating double acting cylinder using 4-3 way direction control valve. So palakihin natin para ma-explain natin ng maigi. So ito ngayon yun, na-explain natin bawat component muna. Ito yung reservoir. Andito yung reserve ng langis natin. Ito yung filter. Filter after reservoir. Dito na filter yung mga accumulate na mga dust, mga particles. Dito sinasala sa filter. And then pump. Ito yung pump motor natin. Pump. And then left side, may shut valve. Itong shut off valve, ang purpose nito ay in case magpalit ka ng pressure gauge. Para mapagpalit ka ng pressure gauge without pressure. Kaya may shut off valve before the pressure gauge. And then right side, meron ditong PRV or pressure relief valve. Ang purpose nito, in case ma-accumulate ng too much pressure dito sa supply line, sa linya na to, ay aangat to, mag-o-open to, at yung oil na dito sa system ay ibabalik niya pabalik ng reservoir. So yun yung purpose ng pressure relief valve. And then kung okay naman yung system, didiretso yung pressure dito. Ito ang component na ito yung tinatawag na 4-3-way directional valve. Kaya tinatawag itong 4-3-way kasi meron itong apat na butas, meron apat na way. Ito yung inlet niya, then exhaust niya rito, return niya rito, dito yung magiging labasan niya. 4 holes with 3-way. Ito yung unang way niya. Ito yung pangalawang way niya. Ito yung pangatlong way niya. Kaya tinatawag itong 4-3-way directional valve. May isang video ako na ang dinidiscuss doon is all about type. Yung mga tawag ng mga directional valve ng hydraulic and pneumatic. So, doon yung makikita kung ano yung mga type. Kung ano yun, na 5-2-way ba? 4-2-way, 3-2-way, 5-3-way. Doon ini-explain ko doon bawat balbula para ma-identify kung anong klaseng balbula. So itong directional valve na ito ay itong spring loaded o spring operated with a lever operated din. Lever operated, spring centered, 4-way 3 position. Ayun nga, 4-way 3 position. With DC bolt, kasi yung isang position nito ay ginagamitan ng solenoid coil. And then meron dito nga double acting cylinder. At tinatawag tong double acting cylinder kasi yung unang acting niya, yun ang unang position niya ay papunta ron. At yung pangalawa ay yung pabalik, patras. So ang magiging operation nito from a reserve, sa reservoir, anda yung pump natin, yung langis natin dadaan na filter, didiretso yung pressure dito. Ngayon, kung walang signal from either solenoid coil or hindi nakatrigger itong lever natin, ang magiging position niya ay nasa gitna. Yung pangalawang position niya, ito nasa gitna. So, wala siyang signal
magiging circulation lang siya. Yung langis na i-deliver niya, ibabalik lang din sa reservoir. Itong mga symbol na to, symbol ng reservoir yan. Ito, symbol ng reservoir. Pati ito. So, yun nga, pagka walang signal, ibabalik niya yung langis sa reservoir. At sakali magkaroon ng signal from the solenoid, papasok yan dito, at yung magiging position niya ay ito. So, kung itong magiging position niya, yung araw niya patas na pa ganun, so yung pressure niya aangat papunta ron. At yung magiging acting na cylinder ay papunta ron, atras papunta doon. Tutulak niya papunta ron, and then yung oil na nandito sa loob ng cylinder na to ay lalabas dito, at yung magiging way niya papabalik ng reservoir ay dito, lalabas dito, dito yung magiging return niya. Kasi yung araw niya ay pababang pagano pa diretso, ito yung papasokin dito, ito yung magiging supply niya, at ito yung magiging return niya, ibabalik niyang reservoir yung langis na naandito. So yun yung unang position. Ito yung pangalang position, yung circulation lang. Yung nag-discuss ko, yung circulation lang. Kasi walang signal, both solenoid and lever operated. Ngayon sa lever operated naman, presto, itong position na to, hindi mapunta ito. So yung magiging supply niya, from supply, yung magiging path niya, itong arrow na to. So yung path niya papunta rito. So yung masusupplyan niya ay dito naman na side ng cylinder. So yung magiging action ng acting ng cylinder mo ay tutulak papunta rin. At yung langis naman na nandito, portion, ay dito naman siya papasok at dito magre-return sa reservoir pa rin kasi ito yung arrow niya. Pag ganun. So dito yung return niya, pasok dito at ibabalik ng reservoir. So ganun lang yung acting niya pag ganun. Depende na lang sa magiging signal via solenoid ba or via lever or without signal, nasa center lang sa circulation lang. So yun yung basic circuit, maraming circuit, pero basic to ay may matutunan kayo, makukuha kayong medyo sapat na rin analysis dito para kung maka-encounter kayo ng medyo komplikadong circuit ay makatulong to para maunawaan yung circuito. So yun lang about sa hydraulic system, sana may natutunan kayo. Sana na-explain ko ng maayos. So guys, thank you for watching. So please subscribe my small channel. Hit notification bell. Again, thank you for watching. Bye-bye.